Sa issue po ng SMNI at sa punto po ito, nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom, si Attorney Mark Tolentino, ang legal counsel po ng SMNI. Attorney, magandang umaga. Mga kasama po ninyo si Carlo, si Admar at Jade po dito sa Pulso ng Bayan. Welcome po muli. Hey, good morning, Carlo, Admar and Jade. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Attorney, kahapon, kagabi po ay inilusot na sa third and final reading yung House Bill po na babawi sa plakisa ng Suwarsog Media Corporation na nag-ooperate nga dito sa SMNI. Ano ho ba yung pananaw at baga posisyon po ninyo hinggil nga po dito sa pag-aproba ng Kamara? Expected naman yan, Jade or Edmar. Hindi naman natin masasabi na magbago yung isip nila kasi nakita mo naman from the very start na alam naman natin na yung ginagawa nila, ito yung gusto nilang gawin. Ang ginagawa lang natin, na-delay lang kasi pinaglaban natin. We did all our best, our effort, but unfortunately, our best is not enough for them kasi close na talaga ang utak nila, close na talaga ang pag-iisip nila, na gusto talaga nila na bawian ng prangkisa ang SMNI kahit na labag yan sa saligang batas, may napayulit na batas, may napayulit na karapatan, lalo na ang freedom of press and freedom of expression and due process. But we are already expecting it, so hindi na yan bagong balita, lumang balita na yan. But hindi pa naman yan, hindi pa tapos ang laban, mga kasama natin sa SMNI. Pupunta pa tayo, yung batas na yan, bill na yan, pupunta pa sa Kongreso. And sa Kongreso, I'm hoping, expecting na mas matalino yung mga kongresma o mga senador, mas open-minded, irespetuhin ang saligang batas at yung freedom of press and freedom of expression.